Dudulog po sa Korte Suprema ang kampo nito pong si Eric at saka ni Badoy para po questionin ang pagkakaditine nitong dalawa sa House of Representatives para po sa kanila illegal po at meron pong pag-aabuso sa authority na isinagawa ang House Committee nung nakaraang araw nang sila po ay mag-cite in contempt at magresulta sa pagkakakulong nitong si Badoy at saka ni Celis. Panoorin po muna natin. Una, ang balita kaugnay po niyan. Balak naman ng kampo ng SMNI host na sina Jeffrey K. Eric Celis at co-host nitong si Lorraine Badoy na idulog sa Korte Suprema ang pagkaka-detain ng dalawa sa Kamara matapos ma-cite in contempt dahil sa paglabag sa House Rules. Bunsod ito ng paulit-ulit na pagtanggi ni Celis na ihayag ang Senate source niya ng impormasyon sa 1.8 million pesos na halaga ng foreign travels ni Speaker Romualdez. Samantalang si Badoy naman na contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa abogado ng dalawa, sumasa ilalim sa hunger strike sina Celis at Badoy bilang protesta sa ginawang aksyon ng House Committee on Legislative Franchises sa kanila. Lilinawin lang po natin ang bahagya. Ano? Si Ka Eric, siya po ay na-contempt dahil siya po ay nagsagawa ng unruly conduct doon po sa loob ng Kongreso. Ito po ay nag-ugat doon sa kanyang pag-iit ng karapatan sa tinatawag na SOTO law para proteksyonan ang mga source po ng mga broadcaster. Pero in the process, napag-alaman na ito palang source niya ay matagal niya lang kasama nung aktibo pa po siya sa CPP-NPA at ang pinakamasaklap, ito po ay empleyado di umano sa Senado. Kaya ngayon, pinilit o sinisikap ng mga kongresista base po doon sa exception sa nabanggit na batas dahil ito po may involved national security at sinikap nilang alamin kung sino nga po yung source ni Ka Eric. Pero paulit-ulit pong iginiit ni Ka Eric to the extent na siya po ay tumayo na at sumigaw ng sumigaw sa harapan po ng House Committee at nabastos na po ang mga kongresista. Kaya po nag-move into, nag-cite into contempt ito pong si Congressman Johnny Pimentel na sinekond naman ng ibang mga kongresista. At ngayon nga po, nagresulta na ito sa pagkakakulong diyan nitong si Ka Eric. Ito namang si Lorraine Badoy na pag-alaman kasi talagang nagsisinungaling. May mga pagkakataon na sinabi niya na siya po ay hindi kabahagi ng SMNI at isang talent lamang na sumasahod ng 100,000 pesos per month. Pero in the course of proceedings, napag-alaman na siya po ay bahagi ng SMNI at meron pong share revenue partikular sa kanyang programa. Kaya sa kanilang rules, ayon po sa mga kongresista, ito daw po ay hayagang pagsisinungaling sa harapan po ng committee. Kung i-compare po natin, wala pong pinagkaiba ang pag-cite in contempt ng Senado, partikular doon sa leader po ng kulto. Naalala nyo, nung isinite in contempt sa hearing na isinagawa ni Senator Ronald De La Rosa, yung leader ng kulto dahil ito po ay nagsisinungaling. Ganon din po ang nangyari dito po kay Lorraine Badoy sapagkat siya po ay nagsisinungaling di umano sa harapan po ng Kongreso. O ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Pakinggan natin ang pahayag ni SMNI Legal Counsel Attorney Mark Tolentino. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the committee of franchise. Okay. Ano po ba yung petition for certiorari? Kung babasahin niyo po yung rules of court, I hope hindi ako magkamali sa pagkakatanda ko dahil matagal-tagal na po akong hindi nakakapagturo. Ito po ay mababasa niyo sa Rule 62 in relation to Rule 45 ng Rules of Court. At ito ay kaparaanan, padaliin na lamang natin kasi pagka-technical ang pag-uusap natin, mas hindi niyo po mauunawaan. Ito ay kaparaanan ng isang kampo para questionin ang naging desisyon ng isang tribunal na nakabase po sa kanilang di umano'y pang-aabuso sa authority at ito ay nagresulta sa kawalan po ng jurisdiction. Ang ibig pong sabihin, dahil inabuso po daw ng committee hearing dyan po sa Kongreso, ang kanilang
authority, eh nawawala na raw po sila ng jurisdiction para po in particular doon sa tao na kanilang tinatanong. Ngayon, ano ba ang maaaring maging resulta ng pangyayari na 'yan? Kung sakasakali na siya, sila po ay kakampihan ng Korte Suprema, siyempre mag-uutos ang Korte Suprema na ito po ay palayain ang dalawa. Katulad po nung nangyari doon po kay Governor Mamba. Pero medyo parang mahabang proseso po 'yan, kaya ang nakikita po nating mabilisan ng proseso katulad nung ginawa ng mga abogado ni Governor Mamba ay nag-file po sila ng TRO para hindi po ma-implement yung pagkakakulong dito po kay Jeffrey at kay Celis at saka kay Badoy. Pero hindi po natin nadinig dito, ang sinabi lang dito nitong si Attorney Tolentino ay petition for certiorari. On the other hand, sila naman din po ay aapila daw po sa committee for humanitarian consideration, kasi magpapaskot bagong taon daw po, baka i-consider daw po ng committee ang desisyon nito na i-contempt nga po ito o bawiin ang pagkaka-contempt dito po kay Nabadoy at Celis. Pero ang nakikita nating problema diyan, mga tol, pagka tayo pangkaraniwan lamang na observer, pagka pinayagan po ito ng Kongreso for humanitarian considerations, baka hindi maging magandang halimbawa po ito sa mga susunod na pagkakataon, na porkit medyo malakas at merong puwersa itong dalawa, mapapayagan. Baka ganun ang maging impresyon. Kasi alam naman natin na meron pa rin pong influence itong dalawa. Unang-una, sila po ay nasa isang media entity. Pangalawa, marami po ang sumusuporta din sa kanila kahit paano particular ang mga supporter ng mga Duterte. O ituloy po natin, ha. Ito pong hinihinging o hihingiing pagbawi ng kampo ni Celis para po doon sa pagsasite ng contempt sa dalawa. Pakinggan po natin naman ang balita mula po sa GMA News. Update sa pagdinig sa prangkisa ng SMNI, umapila ang kampo ng... Oh, by the way, before I forget, ha, sa Lunes ang naka-schedule na third hearing ng nabanggit na committee, kaya aabangan po natin yung sa Lunes kung ano ang mga mangyayari sa magiging pagdinig ng Kongreso sa prangkisa po ng SMNI. Host na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis, nabawiin na ang contempt order ng Kamara laban sa kanila. Nakatutok si Tina Panganiban-Pere. Pinisita ng kanyang mga kaanak si SMNI host Lorraine Badoy sa kanyang detention room sa Batasan. Kasama niyang nakadetine si SMNI co-host Jeffrey K. Eric Celis matapos silang ipa-contempt ng House Committee on Legislative Franchises. Ang air-conditioned na kwarto, may kamang tulugan. Limitado ang kanilang access sa cellphone. Ayon sa kanilang abogado, nagsimulang mag-hunger strike ang dalawa kahapon. Haharap uli si Nabadoy. Pag-usapan natin ang hunger strike, ito po ay siyempre outside of legal method ito . Ang legal method, yung mga binanggit na kanina ng abogado nila na si Attorney Tolentino, petition of certiorari, o kaya mag-aapila sila para bawiin ng mga kongresista yung pag-cite in contempt doon sa dalawa for humanitarian consideration. Pero ang pag-hunger strike, wala po ito sa legal na kaparaanan. Ito po ay ang nakikita natin, pag-apila sa harapan ng publiko. Sila po ay nagsasagawa ng hunger strike para umapil emotionally at kumuha ng sympathy sa harapan ng publiko. Nakampihan po sila rito. Ang pangunahing maaaring kadahilanan po nila rito ay ang kanilang karapatan di umano na nababiolate sa malayang pamamahayag. At sabi nga nitong si Celis, yung kanyang karapatan bilang isang broadcaster na proteksyonan ang kanyang source. Pero tatandaan po natin, ayon po sa mga mambabatas at ayon din po sa nagtuturo ng batas, hindi po ako yun, ha, napanood po natin sa balita, hindi po pwedeng igiit nitong si Ka Eric ang sotolo kasi hindi daw po siya kasama doon sa pinoproteksyonan ng sotolo dahil hindi po siya accredited na broadcaster. At yan po ay inamin ng dalawa. Even si Lorraine Badoy,
hindi po ito accredited broadcaster particular ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kasi kung babasahin nyo daw po, ang nabanggit na batas, ang SOTO law, nakalagay po sa Section 1 nito na dapat accredited ka para yung iyong ginagawang pag-exercise ng iyong profesyon bilang broadcaster ay merong kaakibat na proteksyon sa batas. At binanggit din po doon sa batas na yon na merong pong exception. Kapag ka ito po ay maaaring makapaglagay sa alanganin sa ating national security. At hindi rin maikakaila na ang mga binanggit nitong si Kaeri, particular ang kanyang source, ay may connection sa CPP, NPA, NDF. At maaari itong maka-apekto sa ating seguridad. Kaya nga, binigyan pa nga ng pagkakataon itong si Eric na dinggin ang kanyang mga sasabihin sa pamamagitan ng isang executive session. Alam nyo, ang executive session, ang mga nandirito ay mga kongresista at mga pinagkakatiwalaan nilang staff. At hindi pa pwedeng ilabas sa harapan ng publiko ang mapag-uusapan dito. Binigay ang pagkakataon na yan before na i-cite in contempt itong si Ka Eric para talagang masigurado na ang kanyang source ay maaaring hindi makaapekto sa ating national security. Pero hindi po yung tinanggap nitong si Ka Eric at bagkos pinanindigan niya and sa kanyang paninindigan na yan para sa kanyang karapatan, nakapagsalita po siya ng hindi maganda at nagkaroon po siya ng mga actuations na nagpalagay para sa mga kongresista na nababastos na ang kanilang institusyon. At dahil po doon, na-cite in contempt na nga itong si Ka Eric. At dinagdagan pa ni Ka Eric, nang siya po ay ma-cite in contempt na, tumayo po ito at tinawag ang kongreso na kangaroo court. O yan po yung mga pagkakataon sa nakaraang hearing na na-witness po ng publiko. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Celis, sa pagdinig ng komite sa Lunes, kung saan iaapela nila ang kanilang pagkakadetine. We are requesting the good committee na reconsider for humanitarian reason and for the spirit of Christmas, maybe they will reconsider that protest or that contempt order or that arrest order. Ipinadetine si Celis matapos siyang tumanging ilahad kung sino ang kanyang source na nagbigay ng maling impormasyon na may 1.8 million peso travel fund si Speaker Martin Romualdez. O, nilinawin lang natin ha, hindi po yung pagtanggi niya ang kadahilanan kung bakit po siya na cite in contempt. Ang kadahilanan ay sa pamamagitan ng pagtanggi niya, nakapagsalita siya ng mga bagay-bagay at nakagawa siya ng mga bagay-bagay sa loob ng Kongreso na nagbabiolate doon po sa section ng kanilang rules, yung disorderly conduct or unruly conduct. Yun po ang naging dahilan para po siya ma-cite in contempt. Hindi lamang yung hindi niya po pagsagot. Kasi kung talagang yun lamang ang dahilan, hindi siya pwedeng i-cite in contempt. Ayaw niyang sumagot. Walang magagawa ang mga kongresista. Sasabihin niya lang, i-invoke niya lamang yung kanyang karapatan na nasa batas. Pero hindi po ganun ang ginawa ni Ka Eric eh. Instead, nasabihin niya yung kanyang mga dapat na sabihin, minalay niya, binastos niya ang Kongreso kung saan siya po ay isang resource person. Ang isang resource person, hindi po ito pinapayagan na magsagawa ng mga bagay-bagay at magsalita ng pambabastos sa harapan po ng committee. Tuloy po natin ito mga tol. Sa ilalim daw ng batas, hindi maaaring pilitin ng mga mamamahayag na pangalanan ang kanilang source. Meaning, that is an employee. O ngayon, panoorin muna natin yung kabuuan ng interview na ito kay Representative Gus Tambunting. Siya po yung tumatayong chairperson sa Committee on Legislative Franchises. Panoorin po natin ang kabuuan at ano po ba ang reaksyon nitong si Congressman Tambunting diyan po sa ginagawang hunger strike ng dalawang unaccredited broadcaster ng KBP na sina Ka Eric at Lorraine Badoy. Kung unahin lang natin, kumusta po yung update? May update ko ba tayo kay
Ms. Lorraine Badoy at Eric Celis kasi sa ngayon, nag-hunger strike daw, umano sila. May update po ba tayo? Ano po yung informasyon natin tungkol sa kanila? Well, I heard that they're going on a hunger strike. No? They're still detained because the decision of the committee, any amendment to that would also need committee action. And we will have to wait. We're still waiting for Mr. Badoy to review the source, which borders on national security, because he pointed to a Senate employee. I have a statement that I would like to read. Is that okay? Is that okay? Yes, yes. In response to the concerns regarding the detention of Ka-Eric and the perceived overreach of congressional powers, it is imperative to clarify the legal basis and circumstances behind the action of the committee. Ka-Eric was accorded due process throughout the proceedings. We all saw that. He was repeatedly requested to disclose the source of information. Not only once, not only twice, but four times. He was given the right to legal counsel, and of course, he was also asked if he would like to divulge this in an executive session. So marami pong oportunidad na binigay po sa kanya. The application of the SOTO law in Ka-Eric's case was carefully evaluated. A key point of consideration was his lack of journalistic accreditation, as he is not a recognized journalist. Yan ang iniisa-isa po ni Congressman Tambunting. Yung mga binanggit na din po natin to kanina, yung kanyang hindi pagsagot sa katanungan kung sino ang source, yung pagbibigay ng due process sa kanya, yung pagbibigay ng abogado sa kanya, yung problema na siya po ay hindi accredited as broadcaster. At saka, tingnan natin kung mababanggit po dito yun, obserbahan natin sa committee hearing na yung kanyang source ay di umano'y may connection sa CPP-NPA kahit ito po ay miyembro ng Senado. It was further substantiated by SMNI's recent withdrawal from the KPP. Additionally, the legitimacy of parliamentary inquiry and concerns over security of state, particularly the claim that information yan originated from the Senate, necessitated a more rigorous investigation. Our actions were guided by a commitment to uphold democratic principles, including the freedom of the press. However, this commitment must be balanced against our duty to ensure state security and the integrity of governmental proceedings. Congress remains dedicated to transparency and accountability, which are the foundational to a functioning democracy. We encourage open dialogue and constructive criticism, but emphasize the importance of understanding the legal and procedural context in which those actions were taken. The steps taken in Ka-Eric's case were based on legal grounds and procedural fairness. Yan. Siyempre, ang paninindigan po ng Kongreso, nakabase po yan sa legal grounds and procedural kung ano man yung binanggit niya kanina, nakalimutan ko bigla, ano? O procedural aspect. Ito pong kampo naman ngayon itong si Ka-Eric, kine-question ito. Kaya malalaman natin ngayon, finally, kapag naglabas ng desisyon dito, kapag naisampung muna nila in the first place sa Korte Suprema, yung kanilang hinaing tungkol po sa illegality, di umano nito pong pagdetena kay Badoy at saka kay Celis. O ituloy po natin ang sinasabi dito ni Congressman Gas. We understand and respect the concerns raised and remain open to further discussions. Thank you very much.
Ipakita ko lang sa inyo mga tola, yung bago ma-cite in contempt itong si Ka Eric. Ito po yung mga tagpo doon po sa Kongreso. They are not allowed. Your Honor, I am going to be detained in this chamber and I am submitting myself before the country in protest. My Mr. Chair, point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of order. Mr. Yan. Yung ginawa na ito nitong si Ka Eric, although merong unang pagsa-cite in contempt sa kanya si Congressman Johnny Pimentel, ay tumuldok dito po sa mga kongresista para sang-ayunan na siya po ay i-cite in contempt na. Kasi, resource person ka, tumayo ka sa harapan ng mga kongresista. Nagsasalita ang isang kongresista, hindi mo pinagkabibigyan ng pagkakataon na pakinggan bagkos ikaw ay nagsisisigaw sa harapan po nila. Chair, point of order. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chairman. Okay. Paulin. There's a point of order, the Honorable Dan Fernandez. The Honorable Dan. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chairman. Out of order is all about your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. The Honorable. Huwag ka may bastos. Patapusin mo ako. Mr. Chairman, I will just like to correct. I am not stopping him to issue statement. What I'm saying is, and what I'm pointing out of order is a manifestation that the previous statement and the previous record should be taken out of order. Mr. Chairman, Mr. Chairman, allowed to do it. Point of order. The point of order. May we remind the resource speakers and the members of this committee to observe the proper decorum. Correct. If the chairman acknowledges a certain personality, let him speak and don't interrupt the members of this committee while correct. The member is given the right to speak. Maraming salamat po, Mr. Thank Chairman. Thank you, Honorable Dan Fernandez. Honorable Akop is recognized. Mr. Celis. Please be reminded that in this committee and this house, we have rules to follow. Hindi po ba namin sinusunod yung mga rules? Matanong ko nga po. Yes, sir. I feel that is my... I would like to remind you that these rules are supposed to be followed by members of this committee and by the witnesses or resource persons to be present. And one of these rules is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. Yan ha, nadinig po natin. Yun yung mga nag-transpire dyan po sa hearing nung nakaraang araw sa Kongreso. At nakita nyo naman kung paano po naging ka-disorderly yung conduct nito pong si Ka Eric. Binigay po sa kanya lahat ng pagkakataon. Yung due process, in-afford po sa kanya, binigyan siya ng pagkakataon makapagsalita. Meron po siyang assistance from his chosen legal counsels, dalawa po iyon. On that spot, hinari niya si Attorney Suplico at saka si Attorney Tolentino. Okay, tuloy po natin ang pakikinig kay Congressman Tambunting. Requested the House to ask the in-house doctors to check on Ms. Badoy and Ka Eric. I will check with the committee because we have a committee secretary that's supposed to do all of that. And I will check if that was done, if that was requested by them. Yes, I will have to check for that. Thank you. Sir, they plan to appeal their detention on humanitarian grounds. Well, shout out sa'yo, paring maka. To file habeas corpus and pare ko to eh. Petition for certiorari. Kamusta inaanak ko? That's their prerogative. What are the chances of parang approving the appeal? Kasi yesterday, sir, dun sa isang hearing that I covered, in the spirit of Christmas, they allowed at least temporary liberty. Tapos papabalikin lang sa January 22.
yung nasa identity dito po, is that an option also? Well, we will have to see. I don't want to preempt the decision of the committee. Nadinig na natin ang sagot niya doon po sa apela ng kampo nitong si Kaerick at Badoy. Sa ngayon, hindi pa po natin alam kasi siyempre committee decisions po yan eh. Dapat pagdesisyonan po yan, hindi lamang ng chairperson, kung hindi ng quorum. Ang ibig sabihin po ng quorum, sapat na bilang ng mga kongresista para makapag-decide po sila sa isang issue. Yun po yun. Tuloy po tayo dito po sa pinapanood natin balita kanina mula po sa GMA. And I think it's also duty bound to make sure that that person exists at hindi po katang-isip ang ito. Si Badoy naman, pinakontent dahil umano sa pagsisinungaling nang di magtugma ang kanilang testimonya sa mga isinumiting impormasyon sa komite tungkol sa parte niya sa kita ng programa ng SMNI. Para ma-double-check ang mga pahayag ni Badoy tungkol sa kita ng programa nila, inimbitahan ng komite sa Lunes ang BIR. Oy, salamat yan ha, sa super sticker. Ipinasabi ng komiteng humihimok sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng operator ng SMNI. Ang mga tinukoy na nilabag umanong provisyon ang hindi paggamit ng prangkisa para magpalaganap ng maling impormasyon, paghingi ng permiso sa Kongreso, pagmagbabago ang may-ari ng korporasyon, at pagbenta ng 30% ng stocks nila sa publiko. To be fair, no, sa SMNI, we'll go to the proper process, no. We will have to render a committee report, and then the committee report will be voted upon by the committee, and this will be submitted to plenary for adoption. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yun. The one who alleges ang may obligasyon to prove na may violation. Tama naman si Atty. Tolentino. Kung sino yung nag-aalegasyon, sila po yung magpapatotoo sa kanilang akusasyon. Pero ginawa po iyan nito pong si Congressman Migs Nograles. Naalala ninyo yung tuwang-tuwa si Tol Leonardo na magandang kongresista? Siya po yun, yung nagtanong ng kulang-kulang isang oras dito kay Congressman Tolentino at saka kay Sulpico. Hindi nga po sila makasagot ng yes or no lamang. Eh. Kasi inilatag doon ng kongresista yung mga di umano'y paglabag ng SMNI. Ngayon, ano ang mangyayari dito? Katulad po nung nadinig natin kanina, tatapusin po ang committee hearing, maglalabas po sila ng kanilang resolution at ito po ay kung maa-adapt sa plenaryo, pagbobotohan at doon na natin malalaman kung ang prangkisa ba ng SMNI ay babawiin o mananatili pa. But initially, meron na pong resolution na inilabas ito pong si Congressman Migs Nograles para po hilingin sa National Telecommunications Commission na suspindihin ito pong prangkisa ng SMNI dahil po sa mga di umano'y paglabag nito sa kanilang prangkisa. Ano ang masasabi po ninyo dito po sa ating mga pinag-uusapan? Kayo po ba ay pumapanig sa SMNI? Makatwiran po ba ang ginagawa ng Kongreso sa SMNI, particular sa dalawang talent or broadcaster po nito na si Celis at saka si Badoy? O kayo naman po ay naniniwala sa Kongreso at sa ilang mga kongresista na ito pong prangkisa ng SMNI ay dapat na pong bawiin sapagkat ito pong SMNI ay nagiging behikulo po sa pagpapakalat ng kasiraan at ng mga kasinungalingan di umano sa harapan po ng publiko.